smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Cause baby, in your absence, life is boring. So I'll never leave. Good morning! So, today is our day one dito sa Bangkok. So, ayan, maraming story time pero mamaya na lang dahil nagmamadali tayo. Ngayon, pupunta kami ngayon sa apat na temple. Tapos, isasama ko kayo. Tapos, ayan, itong mga OTD, binili rin namin dito. Ayan, medyo maaraw. So, kahapon, wala kami napuntahan dahil sobrang lakas ng ulan. Tapos, sobrang hirap mag-commute. So, ngayon lang tayo nakapag-start ng day one pero garabas sa to. Kahaba na yung vlog natin ito. Andiyan, nabababa na kami guys dahil andun na yung grab. Wait lang sis, bunutin ko lang. So guys, nasa grab. Medyo malapit lang din yung temple sa hotel namin. Kaso may hinahabol kaming temple, yung malaki yung Buddha. Anong pangalan yun, Jill? The Grand Palace. Ayan. Kasi hanggang 3:30 lang siya. So advance yung oras dito. Kung sa Pilipinas, 2:14 na dito, 1:14 pa lang. So yan, cords ang suot namin dahil bawal lang sleeveless, bawal din below the knee, bawal din yung labas yung mga boobs. Bawal, so kailangan balat na balat. So kung magdadamit kayo, ayan. Pero may pantakip naman din sila dun, pero para hindi hassle, yan, suot mo na lang yung proper attire. So medyo nakasama yung panahon kasi pagdating namin dito kahapon, sobrang lakas ng ulan. Kasi pag umulan talaga, wala ka talaga mapupuntahan. So yan, balikan ko kayo pag andun na kami sa Grand Palace Temple. Hi guys, so andito na kami sa temple. Super init. Yan. Ito yung Grand Palace. Ayan siya. Super laki niya. Grabe, paikot siya. So yan guys. Nagpipicture-picture pa rin kami. Ito, pakita ko sa inyo yung view. Ayan, yung temple. May tatlo pa kaming temple na pupuntahan. Pag di namin natapos, babalikan namin yung iba. Kasi malapit lang naman to sa hotel. Ayan siya. Ito yung maganda sa likod ko. Ayan. So yun, story time na wala ko yung shades ko sa Grab. Hindi ko alam paano ko kontakin. Medyo mahirap kasi naka-Thailand yung ano nila. Yung mga words. Tsaka hindi makontak yung driver. Sana ibalik sa hotel. Guys, pupunta kami ng ano yung Buddha na isa? Wat Pho. So guys, pupunta kami ng Wat Pho. Yun yung Buddha na nakahiga. Bali, ang entrance dito is 500 baht. Parang 800 pesos siya sa pera natin. So yun, worth it naman. Medyo malaki, tapos marami kayong pagpipicturan, ganun. So hindi pa rin kami tapos kasi wala pa rin kami yung picture na maganda. Buti na lang uminit talaga. Okay na okay din yung init kasi nakapag-ikot-ikot kami. So hanggang hapon tayo pupunta sa mga temple. Perdón, disculpa. Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these Friday nights. And if we're through, I'll go my way.
Watfu Temple. Yung may malaking Buddha, guys. 200 baht yung entrance niya. Ayan. Nakapagod maglakad, grabe. Pawis na ako. Ang init, sobra. Ang init. Nilakad namin galing doon sa Grand Temple. Tapos pala, pag ano, wag kayo magtanong-tanong kasi yung ibang tok-tok, yung parang tricycle nila, sasabihin sarado na, ganun. Parang hindi sila honest pag nagtatanong. Yun pala, aalukin lang kayo ng biyahe. Pero ang lapit lang, pwede naman lakarin. Baka ma-scam kayo. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Sinasabi nila sarado na yung pupuntahan mo. Tapos may offer silang trip sa'yo, ganun. So, ayun. Yan guys, pupunta kami dun sa may malaking Buddha. Ayan, reclining Buddha. So doon ang daan. Lakad-lakad lang. Malungkot pa rin. Kasi wala yung shades ko. Masakit eh. Sakit yun eh. Sakit yun na picturean ko pa. Masakit pag, alam mo yun, pinaghirapan ko yun. In-order ko pa yung galing ibang bansa. Tapos nawala lang. Kaya magpipicture lang kami, guys. Sana ibalik ni Manong Grab yung ano ko. Pinagdasal ko yun sa Buddha, guys. Yung shades. Sana ibalik. Grabe. Yan. Picture kami dyan. Laki ng Buddha, oh. Ay, hindi nyo kita. Bawal ata magpicture sa loob. Holy Buddha. Kasi iwan mo lagi yung sapatos mo dito sa loob. Kailangan mo lagi iwan dyan. Bawal. Lagi nakapaa. Ayan yung Buddha malaki. Alam ko may nire-rent na outfit dito eh. Kaso hindi ko alam. Yung magpapalit ka ng outfit, yung parang taga-Thailand ka talaga. Kaso hindi ko alam, guys, saan. Punta na tayo dito. Saan yung ticket mo? Tok-tok dito, guys. So, nangungontrata sila. Ang mahal, sobra. Pero pag no choice ka, wala kang choice talaga. So, guys, pabalik na kami dun sa hotel. Voice over ko na lang, guys, kasi baka makapiright ako. Nag-book kami gamit yung Volt para siyang Grab. Mas mura siya sa Tok-tok. Tapos ayan, pabalik na kami ng hotel. Buti na lang hindi ganun ka-traffic. So guys, andito na kami sa hotel. Ayan, pahinga lang konti. Tapos pupunta kami sa mall malapit dito. Then may good news, happy na ang person. Kasi binalik nung Grab driver yung shades ko. Grabe, kanina mangiyak-ngiyak na ako. Wala na ako sa sarili. As in, parang natulala ako ng, parang na-freeze yung utak ko. Alam niyo yun, maano mo kasi yung presyo eh. Pag ano, may nawala sa'yo. Tapos yun, babalik niya bukas ng 9 a.m. kasi pupunta kami ng floating market. Meron kaming tour bukas. So, day 2 natin yan. Isasama ko rin yan dito sa vlog. So, thank you. Doon nakabalik yung shades ko. Nawalan ako ng pag-asa kanina. Tapos, sakto pagpunta namin dito sa hotel, binigay ng Grab app. Yung parang help center nila. Binigay yung contact details nung driver. So, yun. Na-contact na namin. Bukas daw ibabalik yung shades. So, yan lang. Tapos pupunta tayo mamaya. Kanina nag-breakfast kami kaya hindi kami masyadong gutom. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin kami kumakain. Parang brunch na namin yun. Tapos meron pang tips para sa inyo pag gusto nyo pumuntang Thailand.
So yan, pagpupunta kayo dito, mas okay na gumamit kayo ng Bolt app para siyang yung transportation app nila kaysa magtuktok kayo, guys, kasi grabe talaga, as in kami, nag-book kami ng Bolt, 127 baht lang yung binayaran namin. Excuse me. Pero pag nagtuktok kayo, example, temple papuntang hotel nyo, sisingilin kayo ng minimum na 200 baht, 250 baht. So nakita nyo yung difference, sobrang laki. Kasi pag tourist sa kanila dito, kala nila sobrang yaman, maraming pera, yung ganun. So yun, wag na kayo magtuktok kasi babaratin talaga kayo. Alam nyo ba yung minimum lang, 30 baht, 50 baht. Pero pag tourist, sinisingilin nilang 200, diba? Grabe sila. Dapat magkaroon sila ng minimum fare. Parang so, yung isang ang tourist dun, yung nagtatanong siya, mag-isa lang siya, 100 baht, diba? Sobrang, alam mo yun, parang nakaka-scam. Then, parang kanina, kasi galing kami dun sa Grand Palace Temple. Tapos, pupunta kami ng Wat Po Temple. Yun yung may malaking Buddha, yung pinakita ko sa inyo kanina. Si Jill kasi nagtanong siya dun sa, parang yung nasa kalsada lang. Yung iba, yung Thailand, taga-Thailand, ganun. Tapos, instead na turuan ka, kasi tayong mga Pilipino, nasan yung ganito, diba? Ah, doon yan, malapit na kayo, ganun. Dito, instead na tulungan ka, sasabihin nila sarado na yun, tapos mag-o-offer sila ng tour. Baba, pay me 70 baht, I will tour you. Yung ganun, parang hindi sila honest. Yun lang. Pero hindi ko naman nilalahat ng taga-Thailand. More on ano lang, yung mga nagtotok-tok na rider. Yung mga tok-tok taxi nila. Yun lang yung karamihan, mahiling mga scam ng foreigner. So yun lang yung tips. Pagpupunta kayo dito, mag-download na lang kayo ng Bolt or kaya Grab. Tapos kanina, yung papunta kami, bumili kasi kami ng outfit dahil hindi kami nagdala ng damit kasi maraming pwedeng bilhan dito, guys. Ayan, ito yung suot ko. Super ganda ng tela niya, para siyang Zara. Pag sa Zara mo to binili, parang nasa 4,000 na to. Ayan siya. Ang gaganda ng damit dito, kaya marami rin kaming maletang dala. Alam niyo na, may halong business. May halong business ang trip natin. Hala, kumukulo yung tiyan ko. So, pupunta tayo ng mall. Bibili kami ng chinelas. Kasi, nagkakapaltos ako doon sa chinelas na dala ko. Tapos, hanapin namin yung street food. Tapos, tomorrow, sa floating market tayo. Medyo hindi lang ako nakapag-vlog masyado sa temple kanina. Kasi, nawala nga ang change ko. Sad man ang person. Wala sa sarili talaga. Ang init pa. Hindi ko alam. Parang lutang ako. Ganun. So, yun. Ito yung view. Ayan. Hi, guys. Ayan yung view ng hotel. Ayan. So, ayan, guys. Nagpalit lang ako ng shorts. Ayan, ready to go na. Tapos, chinelas lang. Diba? Tipid outfit. Wala, no? Kasamud na ang person. So, papunta kami ng Terminal 21. Yun yung mall malapit dito sa hotel namin. So, naglalakad kami. Tinatry ko yung baka. Hindi ko lang ginala yung GoPro. Kasi baka yun naman yung mawala. Doon lang yung mall. So, para lang tayo nasa Makati, di ba? Nasa Bangkok ba tayo? Parang nasa Makati lang. Ayan. 3 minutes walk. Lalakad lang kami, guys. Yeah. So, ayan na, guys. Ayan yung train station. Kaso, nahirapan naman kami magbasa. Kasi naka-noodles siya eh, diba? Iba yung mga letters nila. Ang hirap basahin, kaya hindi rin kami nagtitrain. Isa pa yun sa reason. Ito yung mall malapit sa amin. Ayan na yung mall. Ayan, guys. Ayan. Yan yung mall. Diyan tayo pupunta. Tapos, punta rin tayo sa street food. Uy, meron ditong steakhouse oh. Very social. Pang sosyalan. Masarap siguro dyan. Argentinian steakhouse. Search natin yan. Mukhang masarap. Pang saucy ang person dyan eh. Terminal 21. Diyan kami pupunta, guys.
Nasa Grab na kami guys kasi nag-decide kami na pupunta na lang kami ng Lucky Chinatown, Bangkok para matry namin yung mga street food nila. Dito lang kami sa Chinatown. Dito kami magdi-dinner kasi umuulan. Nahirapan ako mag-video. Ayan. Ang ganda dito. Ayun. Daming street food, di ba? Ayan. Anong ginagawa niya ni Kuya? Ayan yung buko. Masarap ko yung buko. Mamaya, try ko ulit mag-video ha. Ang hirap na ulan. May kapote kami. 50 pesos lang to sa 7-Eleven. Pero may payong kami kasi hindi kami kasya ni Jenny. Kakapote kami guys. So ayan, nakakapote na kami. Lalakad kami ulit guys. Babalikan ko kayo pag may nakainan na kami. Kasi mahirap magawak ng camera dito. Yeah. Let's go! May sauce siya yun. Thank you. Bayad ko na. Ay, bayad na? Oo. Tapos mayroon siyang sauce. Bumili ako 70 baht. Ayan. Nakaiba yung susu. Santol, may peanut. Mukhang masarap. Grabe yung mangga nila. Ang lalaki. Sarap. Yummers. Ayan, binili namin. May kakain namin sa hotel. Naantay lang namin yung Bolt. Yan, nag-book up. 3 minutes. Ang dami nilang skincare dito, oh. Kayaan nyo, may 7-Eleven dun malapit sa hotel. Magbablog tayo dun. Ayan, dami nilang skincare. Oh, ice cream. Grabe yung skincare nila. Pumili ako ng pangkilay. Hi guys, mag-outfit of the day kami. Ganun na outfit namin, no? Very, ano, fashionable. Ayan, 50 peso, 50 baht yan. So, ano, nasa'yo sa'yo. Uy, maganda ka dito. Okay. And chinelas guys, ayan, 129 baht. Muntikan pa hindi magkasya. Ayan, pag mga mumurahin talaga na bibili. Yan na yung mga pagkain na binili namin. Ayan, pasensya na kayo. Ang kalat ng kwarto. So, ayan, may mga calculation pa dyan. Ayan. Sama kita sa vlog. Ano na, inyo? Hindi naman kita. Ano, ito, mayroon kaming grilled squid. Ang sarap nung sauce nila dito kasi super anghang, my gosh. Tapos pancake. Ayan. Tapos marami pang iba. Para may tricycle, the one memories so to. Oo, buhaya yung tricycle dito. Sobrang mahal, mas mahal pa sa Grab. Ang dami naming binili, be. Meron pang mangga, oh. Paabangan mo na lang yung vlog ko. Nasa si Anton. Nasa labas. Kanina gamit ko phone ko kasi medyo mahassle pag dadaling ko pa yung camera. So ito na yung pinamili namin. Lahat tong binili namin, binili lang namin kasi maraming nakapila guys. Yan, sobrang hirap na bumili. Pero parang masarap yung sauce nila. Parang yung sauce yung magdadala. Meron kami kinain kanina yung parang maliliit na bilog-bilog. Para siyang ano, kung ma-imagine yung lasa. Pero masarap. Tapos, bumili kami sa 7-Eleven. Tapos, ito may binili rin akong crispy butter. Ayan, marami rin pumipila dito, kaya namin to binili. Tapos, bumili ako ng mangga. Ayan siya. Tapos, yung sauce, grabe. Feeling ko ang sarap ng sauce. Ang sarap iuwi. Ayan siya, yung sauce niya.
tawag na naman si Franz. Ano? Masarap yung squid, guys. Masarap yung sauce lahat. Yan siya. Masarap nung binili. Yung mangga, di ko pa nakakain. Pero mukhang masarap. Papahinga na rin kami, guys. Kasi magte-12 na. Maaga pa kami bukas.